Hello guys, for today's video is magluluto tayo ng land crab. So ito nga pala yung mga crab natin. Nilagay muna natin sa isang drum, pinakawalan natin at nilagyan natin ng pagkain para hindi sila papayat. So yan. Tawag namin dyan sa Bicol is Kagang. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano sila lilinisan nang hindi tayo makakagat. May napanood kasi ako sa TikTok, habang nililinisan niya, eh buhay pa. Ayun, nakagat yung kamay niya. Ay, masakit pong makagat niya. So ang gagawin natin, ipababad muna natin sila sa malamig na tubig. So ngayon yan, meron tayong tubig dito. Nag-crack ako ng yelo para mas mabilis sa matunaw at lumamig yung tubig. Kailangan kasi malamig na malamig para pag binabad natin yung land crab, maniligas yung mga masal nila, hindi sila makakagalaw. Para hindi tayo makakagat. Ayan. So, malamig na ang ating tubig, kunin na natin sila gamit ang tong. Siyempre, safety first. Masakit din po kung kagat ito. Ayan. Tapos, babad lang natin sila dito. Yan. Hanggang sa, yan. Maninigas na po yan. Ayan na siya. Yan. So, ganyan po ang paraan para hindi kayo makagat. Okay. Saan pa? Dika rito. Yan. Ito. Okay, baka makatakbo pa. Babad, babad, shake, shake, shake. Yun. So yan, dahil nababad na sila sa yelo, hindi na sila basta-basta makakagalaw. Pero, pag nawala na yung effect nung naligyas yung kanilang muscle, makakagalaw sila ulit. Kaya ang gagawin natin, papakagalaw natin sila. So, ito. Yan. Tanggalin natin ito. Ito nga pala, pag patuloy siya na ganyan, ibig sabihin is nalalaki yung crab. So, tatanggalin natin. Tapos, tutusukin natin dito. Yan. Pag natusok na doon, yan, okay na yon. Tapos, ibabrush na lang natin yan. Itong mga to, dito sa gilid, para luminis siya. Okay? So, yan. Ganun nga, ganun din yung gagawin sa mga iba. So, ito, yan, babae niyan to. Ganyang klase. Yung kanina, patuloy siya. Yung ito yun. Okay? So, habang malamig yung katawan nila, hindi sila nakakagalaw. So, yan. Papakagalaw sila lahat. Yan. Siyempre, mag-ingat po tayo sa paggamit ng kutsilyo. Okay? So, yun na. Napatulog na lahat sila. So, yan. Hindi nagagalaw yan. So, nilagyan ko ulit ng tubig itong nalagyanan. At kailangan natin silang i-brush gamit to. Para matanggal yung mga dumi-dumi. Kasi nakatira sila sa lupa. So, may mga dumidikit pa na mga lupa dyan. So, ayan. Hindi sila na maayos. I-brush ng mabuti. Hanggang dito sa mga kalamay, mga paa. Kabilaan yan, syempre. Kabilaan yan. Ayan. Tapos, dito sa gilid. Yan, dito sa side kasi nakikita nyo lang po kung saan yung mga dumi. So, linisin na lang ng mabuti. Yan. Sigurado po yung mga taga-probinsya, familiar po sila sa uri ng crab na ito.
yung iba po kasi hindi nila alam yung crab na ito. Hindi po nila alam yung uri ng crab na to sa ibang lugar. Itong crab na to, kabaliktaran po nung usual na crab na nakikita natin. Ang taba po ng crab na to is, maitim siya, maitim. Pero, malinamnam. May malalasahan kang konting parang mapait-pait pero napakasarap nun. So yan, lilinisin lang natin lahat ng ganito. Yan, pagkatapos ng nalinisan, nilagay ko na sa isang malinis na nilagyan. At pinigyan ko na rin ng gata. Nilagay ko na rin ang gata at ang mga sangkap natin. Merong sibuyas, bawang, siling green, at seasoning. So yan, lutuin na natin. So yan guys, papakuluin lang natin yan hanggang sa maluto ang ating crab. Takpan natin. Okay. So yan, kumukulo na siya. Pagka kumulo ng ganyan, babalik na rin na natin yung crab. Linis po kasi sila ng nakatihaya. So, babalik na rin naman natin ngayon. So, yan na guys. After ilang minutes, so yan, luto na rin ang ating crab. Kain tayo! So, yan na guys. Luto na ang ating crab. Yan, sarap. Meron din pala akong ginawa na merong gabi. Ito siya. Yan. Masarap din yan. Nadurog lang yung gabi kasi sa sobrang kulo. Matagal ko siya napakulo. Pero ang sarap din niya. Okay. Kain tayo.